ni Mami ng pambili ng merienda? Noong isang taon, nabigyan ako ng surprise party ng aking daddy kasi birthday ko. Kahapon ng tanghalian na magbigay ng ice cream ang ate ko. Para sa akin, ang pagbibigay halaga ay parang pag-ibig at dapat mag-umpisa sa tahanan. Ito ang 1143 DZMR kung saan ang pamilya ay mahalaga. Damag. Mapyanga dumog. Pahid ni damag. Mabuting balita. 1143 DZMR Missions Radio. Kayong lahat at kami samahan sa munting kutita pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Tsaka po mga friends, at dahil special ang araw natin ngayon ay specialty ng story na inihanda namin sa inyong mga friends. Diba? Last week, nagpadala si Moses ng mga tiktik sa Promised Land at dahil naging pasaway ang mga Israelite, ay nagalit sa kanila si God. Sa tingin niyo mga friends, magagalit na naman kaya si God sa mga Israelite sa episode natin ngayon? Magiging pasaway na naman kayang mali ang mga Israelitang ito? Magiging pasaway na naman ang mga Israelita ngayon. Hey, bakit pa naman kasi ang titigas ng ulo ng mga ito? Oo nga. Kaya mga friends, kita nyo na, napakahirap talaga kung matigas ang ulo natin, di ba? Kaya dapat ay maging mabait na bata kaya ni Mako. Ay, nako, Makoy talaga. Siya nga po mga friends, gustong-gusto po ni God ang mga mababait na bata. Like me. Kaya, kung kayo'y pasaway mga friends, isip-isip dahil hindi po maganda yan. Or kung gusto nyo naman po ng advice or tips para laging matuwa sa inyo si nanay, tatay at ang mga friends nyo sa paligid nyo, pwedeng-pwede po kayong mag-text sa amin. Ito po ang aming MK number, 0920-594-1049. Ito po ang 0920-594-1049. Kuya, text na po kayo mga friends. Huwag na huwag nyo lang pong kakalimutang ilagay ang inyong mga pangalan at tirahan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Aba, text na po kayo habang maaga pa. Oh, mga friends, handa na ba kayo sa panibagong story na atin namin sa inyo? Kaya kompletohin nyo na po ang buong barkada dahil adventure time na naman. Siyempre, dito lang po yan mapapakinggan sa inyong paboritong programa, ang Pumunting Kutita! I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, testimony of God, for I determined not to know anything among you.
saved Jesus Christ and He crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. O mga kaibigan, heto na naman po ang kaibigan nyo mula sa Office of Civil Defense na lagi nagpapaalala sa inyo ng pagiging handa ng buong pamilya. Alam nyo bang kayang-kaya nating sumpuin ang mga kalamidad kung handa tayo sa lahat ng oras? Ang ibabahagi po sa atin ngayon ni Kapitan Tanggol ay ang tamang kaalaman sa paghahanda ng emergency kit. Ano nga ba ang emergency kit? Kaya nga, kumuha na po kayo ng inyong mga papel at panulat para huwag makalimutan. Or, kung magaling naman ang inyong memorya, makinig na lang po kayo ng mabuti dahil ang tamang kaalaman ay kahandaan. Kaya nga po, lagi niyong samahan ang tagapagtanggol ng bayan na laging nangangampanya sa kabutihan ng lahat. Si Kapitan Tanggol. Kaya narito naman pong muli ang katanungan ng bayan. Safe ka ba? Safe ka ba? Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, sa disaster karamay siya. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, gol, gol. Makakaiwas po tayo sa malagim na trahedya. Kapag tayo po ay laging handa, heto po ang dapat tandaan sa anumang oras ng kalamidad. Alam nyo ba kung ano ang emergency kit? Ito ay ang mga kagamitang maaaring dalhin, lalo na kung kinakailangan lumikas ang pamilya sa oras ng disaster. Dapat ihanda ang first aid kit at huwag kakalimutang isama ang mga gamot para sa mga pangunahing panglunas. Importante pong meron kayo nito sa bahay. Gamot sa lagnat, LBM, sugat, at iba pa. Siguraduhin din pong mayroong nakahandang battery ang inyong mga flashlight, kandila, at posporo o lighter. Huwag na huwag din kalimutang magkaroon ng radyong debaterya. Mahalaga ito para tuloy-tuloy na mamonitor ang mga pangyayari sa inyong paligid. Kailangan din laging may nakahandang inuming tubig sa saradong lalagyan at mag-ipon sa mga balde o drum. Mag-ipok din ang mga pagkain di madaling masira, kagaya ng canned goods at mga noodles. Mainam rin ay handa ang mga kumot, malinis na damit, kapote, bota, tissue at mga sanitary supplies. At ang panghuli, ilagay ito sa matibay at malaking plastic na lalagyan. Lagi niyo pong tandaan na ang tamang kaalaman ay kahandaan. Ito po si Kapitan Tanggol na lagi nagpapaalala sa inyo. Safe ka ba? Hanggang sa muli, paalam! O ayan, sana ay alam nyo na kung anong ihahanda ninyo sa inyong emergency kit. Kaya lagi pong tumutok sa paborito nyong programa para sa mga susunod pang mga kaalaman para lagi maging handa. Dito lamang po sa programang lagi nyong inabangan, ang Mumunting Kutitap! Kung meron pa kayong katanungan tungkol sa Safe Ka Ba program at para lagi maging handa, i-text nyo lang po ang numerong ito, 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. At kung nakatulong naman po sa inyong buhay ang Safe Ka Ba program, maaari nyo rin po itong i-text sa amin o tumawag sa numerong ito, 0920-594-1049. That's 0920-594-1049. O sige, aantayin po namin ang mga text ninyo patungkol sa Safe Ka Ba program. Safe ka ba? 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 Ang paalala pong ito ay mula sa Cordillera Regional Disaster Coordinating Council, Office of Civil Defense, Transworld Radio Philippines at nang himpilang ito. Ang hirap po sigurong mawalan ng magulang, magbungkal ng basura para may makain. At syempre,
Ang hirap ding mabuhay na walang pinag-aralan. Parang lagi kang isinasantabi ng lipunan. Kaya nga po tinatawagan po naming lahat ng mga magulang, kabataan at lahat ng mga may pusong handang tumulong sa kanila. Tulong-tulong po sana natin silang ilayo at iahon sa naghihikahos nating bayan. Samahan ninyo po sana ang Mumunting Kutita para tulungan ang mga batang ito na ipakita sa kanila na mayroon pang pag-asa at hindi pa huli ang lahat. Sama-sama po sana nating ipadama sa kanila ang pagmamahal ng bawat Pilipino at lalo na ang pagmamahal ng ating Diyos. Kaya nga po, magkaisa po tayong lahat upang matulungan natin ang mga batang ito na matupad nila ang kanilang mga pangarap. Abutin po sana natin ang mga kamay ng mga batang nagmamakaawa at nanglilimos ng kaunting pagmamahal sa atin. Kaya, sumama na po kayo sa amin at magkaisa sa isang layunin. Sabi ng iba sa aking murang isipan, kulang daw ang aking nalalaman. Gusto kong mag-aral sa munting paaralan, ngunit paano kung tiyan ay walang laman? Kung nais niyo pong makibahagi o tumulong sa pag-abot sa mga batang ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Transworld Radio Philippines o kaya pwede din po kayong tumawag o mag-text sa number na ito para sa iba pang mga katanungan. 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. Mahalaga po ang buhay ng bawat batang Pilipino. Samahan niyo po sana ang Mumunting Kutitap sa pag-abot sa kanila. Marami pong salamat. Sabi niyang umaapaw sa gana sa pagkain? Pagbastan niyo ang inyong kapaligiran, may nakikita ba kayo? Wala, kundi puro buhangin. Ma, tama, senyor!
Kailangan natin paalisin si Moses at hikayatin pa natin ang iba pa nating mga kasama para mas malakas ang pwersa natin. Tama! Kaya't ano pang iniintay nyo, mga kaibigan? Dalihan nyo! Hikayatin na natin ang iba pa nating mga kasama! Go! Moses! Ano yun, kapatid na Aaron? Bakit ka humahangos? Masamang balita, kapatid na Moses. Paparating na ang grupo ni Nakor, Datan at Abiram, at napakarami nila. Ha? Bakit? Ano bang nangyari at bakit sila pupunta sa akin? Sila'y nagtipon sa pangunguna ni Kor laban sa iyo. Baka kung ano ang gawin nila sa atin, Moses. Huwag kang mag-alala, Aaron. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Moses! Lumabas ka! Harapin mo kami, Moses! Kor, anong kailangan ninyo? Moses! Naparito kami upang sabihin sa iyo na lahat na ang kanang Israel ay banal. Subalit bakit? Bakit ka nagmamataas sa aming lahat? Tama yun! Kor, alam mo ba ang iyong sinasabi? Ang Diyos ang pumili sa akin. Eno ngayon kung ikaw ang pinili ng Diyos? Hindi ba tambungang kanang Israel ay pinili din niya? Ang kanang Israel, makinig kayong mabuti. Ang Diyos ang siyang namumuno sa atin, at ako man ay tagasunod din niya. Subalit, Moses! Akala pa namin dadalhin mo kami sa lupaing umaapaw ng pulot at gatas, isang lupaing mayaman. Subalit pagmasdan mo, Moses, narito pa rin tayo sa disyempo. O Diyos ko, ano pong gagawin ko? Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa bayang inyong inilabas sa Ehipto. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Ngayon ay pakita mo kung ikaw nga ang pinili ng Diyos. Sabihin mo sa amin, nasaan ang lupang pangako na pinagyayabang mo? Tama! Nasaan? Walang kwentang pamumuno ng Moses na ito, mga kasama! Tama! Walang kwenta! Wala! Dapat ay si Kor na lang ang mamuno sa atin, di ba? Bayang Israel! Bukas ng umaga ay haharap tayo sa Panginoon at makikita ng buong Israel kung sino ang pipiliin ng Diyos. Kayo mga angkan ng Levita, hindi ba't kayo inihiwalay ng Diyos para maglingkod sa kanyang tabernakulo? Subalit bakit nais ninyo pa ring kunin at paghimagsikan ang pinili ng Diyos para mamuno sa inyo? Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Tinatanggap ko ang iyong hamon, Moses. At bukas ay masisilayan ang buong Israel kung sinong pipiliin ng Diyos. Moses, sigurado ka ba sa gagawin mo bukas? Baka mapahamak ka bukas. Napakarami ng mga kasamahan ni Kor. Huwag kang mag-alala, Aaron. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Subalit, Moses, paano kung hindi bumaba ang kalwalhatian ng Diyos? Aaron, aking kapatid, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Naniniwala akong parurusahan niya ang mga taong kumakalaban sa kanya. Sinong karapat dapat na mamuno sa Israel? Patalsikin si Moses! Patalsikin! Mga kasama, Tingnan ninyo ang napakaliwanag. Nagmumula ito sa tabernakulo. Tingnan nyo! O nga no! Narito na ang Diyos! Bumababa na ang Diyos! Narito na ang kalaluhatian ng Diyos! Kalaluhatian ng Diyos! Magalak kayo dahil ito na ang oras para mapatunayan natin kung sino ka ang tunay na banal.
Baba! Baba! Moses! 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 O Panginoon ko! Moses! Lumayo kayo sa kalagitnaan ng kapisanan ito dahil lilipunin ko silang lahat sa isang sandali lang. Ha? O Panginoon ko, sa pamamagitan lang ba ng pagkakasala ng isang tao ay magagalit kayo sa buong kapisanan? Nagsusumamo po ako sa inyo, Panginoon. Kung gayon, Moses, sabihin mo sa buong kapisanan na lumayo sila sa angkan ni Nakore dahil mapapahamak sila. Masusunod po, Panginoon. Sinabi ng Diyos kay Moses, mga kasama! Wala! Malamang ay nakagalitan si Moses! Wala! Mukha napagalitan siya! Oo nga, pagmasdan ninyo, ang kanyang mukha, napakalungkot niya. Siguro si Kor ang pinili ng Diyos. Mabuhay si Kor! Ganon! Bayan ng Israel, pakinig kayong lahat. Kayo na mga naririto sa kapisanang ito. Nagsusumamo ako sa inyong lahat. Na lumayo kayo sa angkan ni Kor, huwag na huwag niyong sasagihin ang anumang ari-arian nila. Ito lang sinasabi ko! Ano, Kor? Ano? Kami ang pipili ng Diyos! Tignan niyo, inihiwalay kami ng Diyos sa mga masasama! Moses, bakit mo kami pinapalayo sa angkan ni Kor? Dahil ngayong araw na ito, makikilala nyo na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawain ito at hindi ito galing sa aking pag-iisip lamang. Ano, Moses? Anong sinabi ng Diyos sa'yo? Sinong pinili niya? Kayong lahat, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na nagsugo sa akin. Pagmasdan ninyo ang mga taong ito na naghihimagsik laban sa Diyos. Dahil sa araw na ito ay bubukan ng lupa ang kanyang bibig at sila'y lalamunin maging ang lahat ng kanilang pagmamay-ari ay di matitira. Anong nangyayari? Lumilindol! Luma! Mga Moses! Sama ka! Kasama, pagbasta nyo, nilabon ng lupa, sinakura at ang kanyang bumangkan. Nilabon ng lupa! Maging ang kanilang mga bahay at lahat ng kanilang mga ari-arian. Hayun, tingnan nyo, umuulan ang apoy doon. Ang mga tagasunod ni Korna, nag-alay nilamon din ang mga apoy. Ay, laki-labot ito! Kakatakot! Bayan ng Israel, nag-aalab ang galit ng Diyos dahil sa inyong kalapastanganan. Pinatay ni Moses ang bayan ng Panginoon! Baka! Bakit niya pinatay? Kriminal! Kriminal ka, Moses! Bakit mo pinabayang lamunin ng lupa ng kanikor? Iba ko sa krus! Bayan ng Israel, hindi ko kagustuhan ang lahat ng mga ito. Dapat ay mamatay ka din, Moses. Mamatay. Wala kang puso! Wala kang puso! Wala kang matay! Moses! 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 Panginoon ko! Aba! Mababa ang kalalaman niya ng Diyos! Mababa! Mababa! Moses! Lumayo kayo sa gitna ng kahulungan ito upang aking lipulin sila ng isang iglap. Narito ang salot na lilipon sa inyong lahat. Aba, hindi ito maaari. Ang salot ng Diyos, mamamatay ang lahat ng tao. Ano na ang gagawin natin, Moses?
Kailangan nating mapigilan ang pagkalat ng salot, Aaron. Madali ka. Kailangan nating pumagit na sa kapulungan. Madali ka. Kunin mo ang insenso nang matubos natin ang bayang ito sa Panginoon. Masusunod, Moses. Tara na. Patawarin mo kami, oh Diyos ko! O Panginoon ko, nagsusumamo po ako sa inyo. Patawarin niyo po ang inyong bayan. Huwag niyo na pong ituloy ang salot na ito. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Moses, aba, tingnan mo. Tumigil na ang salot. Tumigil na. Mabuhay ang Panginoon! Masalamat si Moses! Salamat sa Panginoon! Maraming salamat, Moses! Ay nako, buti na lang at napigilan ni Moses at Aaron ang salot. Subalit alam niyo ba mga friends, na 14,700 ang namatay dahil sa salot na ito? Grabe ano, super talagang magalit si God. Kaya kayo mga friends, nako, huwag na huwag po natin gagayahin ang ginawa ni Kor at ng kanyang mga kasamahan. Dahil hindi po maganda sa paningin ng Diyos ang mga bagay na ito. Huwag po tayong pasaway, parang okay. Next week kaya, ano naman ang pagsubok ang naghihintay kay Moses? Abangan niya dahil marami pa kami exciting na stories na inihanda sa inyo. Kaya see you again next week dito lamang sa Mumunting Kutita. Ako si Kuya Pete, bye-bye! Mumunting Kutita! Ano mga friends, marami ba kayong natutunan sa aming Bible story today? Alam mo lang, Pete, ako, marami akong natutunan ngayon. Ewan ko lang kay Makoy. Ako na naman ako, itabo! Natakot lang ako! Ikaw, pinakamalaki rito! Tumingin na nga kayo? Pero, bakit ka naman natakot, Makoy? Kasi, Lovely, super palang magalit si God! Nakakatakot, ano? Tama ka dyan, Makoy! Kaya nga, dapat matakot tayo sa Diyos at huwag na huwag tayong gagawa ng masama dahil ayaw niya ito! Buti na lang at hindi nagtagumpay si Nakor at ang kanyang mga kasama sa kanilang masamang balak, di ba, Lovely? Oo nga, at mabuti din na konti lamang ang sumang-ayon sa kanilang paghihimagsik. Ay, nako, alam niyo ba, Tim? Kahit sumama pa ang buong Israelita sa paghihimagsik, laban kay Moses, ay hindi pa rin sila magtatagumpay. Bakit mo naman nasabi yan, Tuknoy? Kasi ganito yon. Oo nga, Tuknoy, bakit mo naman nasabi yun? Oo. Dahil kailanman hindi nila pwedeng palitan ang taong piniri ng Diyos. Opo! Niyabang mo ah! Oo nga no? Ang mga pinuno kaya natin, Tuknoy, pinili din kaya sila ng Diyos? Napakagandang tanong yan, Makoy! Mali ko talaga! Oo nga, isa kang henyo! Okay, sige na nga! Ang mabuti pang gawin natin pagdasal na lang natin ang lahat ng kaguluhang nagaganap sa ating bansa. Tama po yan. At asahin niyo po na ang buong pwersa ng MK Force ay kasama niyo sa panalalangin sa ating mahal na bansa. Especially dun sa mga nasalanta ng Bagyong Undoy. Oh, tama ka dyan. Ang napakalaking pagsubok na kinakaharap natin ngayon. Sana po, samahan niyo kami sa panalalangin para sa kanila. Oh, kayo din mga kaibigan. Bata man kayo sa paningin ng iba, malaki po ang magagawa niyo sa ating bansa. Lumuhod lang po kayo at manalangin sa ating Diyos. Oo nga. O paano yan, mga friendships? Kailangan na po naming magpaalam sa inyong lahat. Pero kung gusto mo po kaming makasama, pwede po kayo mag-text sa aming MK number. Ito po ay 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. 1049. Hihintayin po namin ang inyong mga text, mga friends. O paano yan, mga kaibigan? Paalaman blues na naman po. Pero, huwag na huwag po kayong magsasawang makinig sa inyong paboritong programa. Dahil every weekend ay talagang ma-inspired kayo sa mga magagandang stories na inihanda namin sa inyo. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang programang para sa inyong lahat. Ang Mumunting Kutita! Paalam! Hello! Ano ang tungkol ng mga tao sa lalapag? Oo, tawag na siya. Oo, ano sa inyo?
ako! Sayang-sayang! Ilang sumata ka, Pilyasis! Pilyasis pang kasi na! Oo! Ilang rin kay Patricia tsaka kay Margaret! Meron din kay Paul at Pilin! Siyempre kay Arby John! Maraming pong salamat sa inyong pagkinig. Nais po namin kinalanin ang mga nagsiganap sa programang ito sa pangunguna po ng ating mga host. Nieves Dalagan bilang Lovely, Mark Dalos bilang McCoy, Marie-Chris Menor bilang Toya, Rutana Uy bilang Gelay at Peter Paul Domen bilang Tugnoy. At kinalanin din po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Santo Guzman, Peter Paul Domen, Rizal Vicarios, Markwell Galos, Leonila Domen, Nina Hobar, Joel Awigan, Joshua Duque, at Jael Erpelo. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Hobar Sr. Sa panulat na direksyon ni Santo Guzman. Maraming pong salamat at hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kudita! Karapatan kong maging maraya, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan, mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib at karahasang bunga ng mga paglalaban, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa aking komunidad, may pagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Sali ka, sali ka, sali ka.